Mr. Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa nangyaring pagsabog naman sa Cavite, kung saan tatlo ang patay habang apat ang sugatan nang sumabog ang isang granada sa Cavite City. Live mula sa Cavite, nagpapatrol si Joe Caritorio. Joe Cart, kamusta ngayon ang lagay ng mga nakaligtas sa pagsabog at maliwanag na ba ang dahilan ng naturang pagsabog ng granada? Kabayan, patuloy pang inoobserbahan ang apat na nakaligtas sa pagsabog. Ang isa sa mga ito, kabayan, nasa critical pa ang kondisyon. Sa tanong mo naman, kabayan, kung malinaw na ba ang dahilan ng pagsabog, away ang pinagmulan nito, kabayan. Ang pagsabog na ito ang gumising sa mga residente ng Barangay 9, Cavite City pasado alas 11 ng gabi ng Miyerkules. Matapos ang pagsabog, makikita sa CCTV ang isang lalaki na paika-ika na papalayo sa pagsabog. Paglabas ng mga residente, nakita nila ang nakabulagtang mga lalaki na pawang duguan. Sa imbestigasyon ng PNP, nagkaroon ng gulo ang dalawang grupo ng mga lalaki. Kabilang sa umano'y rumble ang 18 anyos na si RJ Camacho na siyang may bit-bit na granada. Pinakiusapan si Camacho ng mga opisyal ng barangay na huwag ihagis ang granada. Sinabi ko, huwag mo nang ituloyan at baka makadisgrasya ka o madisgrasya ka. Sumisigaw yung tao na, anong gusto nyo? Siguro gusto nyo, pasabugin ko na kayo dyan. Pagkatapos po nagkabatuhan. Nang may dumating pang barangay Tanod at Kagawad, tumakbo ang sospek pero na-corner sa Barangay 9 kung saan nangyari ang pagsabog. Inaalam ng PNP kung sinadya o aksidenteng natanggal ang pin ng granada. Bit-bit niya yung granada, tapos nung naalis ang pin, nabitawan niya. Yun ang initial na resulta ng ating investigation. Tatlo ang namatay habang apat ang sugatan na agad na isugod sa ospital. Hustisya ngayon ang hanap ng kaanak ng mga namatay. Wala ako yung masabi sa bata yun. Kahit sinong mga tiga rito. Hindi talaga pala away. Napaka-hype doon. Masakit sobra po, sobra. Hindi po namin inasahan eh. Kahapon lang, kabanding namin. Magdidemanda kami. Hindi kami atras. Kasi masakit. Nasa kustudiya na ng PNP ang dalawa pang kasama ni Camacho habang may anim na iba pang pinaghahanap. Maharap sa kasong murder si Camacho habang sasampahan din ng kasong frustrated homicide ang mga kasama niya. Hindi naman alam ng ama ng sospek kung saan ang galing ang granada na dala ng anak. Pulot na yung granada ng labumbundo. Dahil sa insidente, magpapatupad ng curfew ang lokal na pamahalaan ng Cavite simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga menor de edad. As of the moment, ang ating sitwasyon sa Cavite City ay peaceful pa rin naman. Ito ay naman ay isang isolated incident na nangyari kagabi kung saan na mayroong involved na mga kabataan na nagkaroon ng trouble. Kabayan, siniguro naman ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga nabiktima ng pagsabog, lalo na ang gasusin sa ospital at ang pagpapalibing sa mga namatay. Kabayan! Joe Cart, na-establish na ba kung saan nakuha ng mga bata yung naturang granada? Kabayan, hindi pa yan ma-establish ng PNP. Kanina, nagsagawa ng post-blast investigation ang Cavite PNP para matukoy kung anong klase ng granada ang sumabog. Magiging daan din ito, kabayan, para matukoy kung saan nga nang galing yung granada na nakuha ng sospek. Kabayan. Maraming salamat, Jose Caritero, live mula sa Cavite. Pangalawang araw na ng puspusang paghahanap pero hindi pa rin matagpuan ang isang Cessna plane na bumiyahe mula sa Cagayan, Isabela noong Martes. Lulan ang anim na katao, kabilang ang piloto nito. Nagpapatrol mula sa Isabela si Jackie Manabat. Jackie, saang mga lugar na ba naghanap ang mga search and rescue teams?
rin sinuyod na ng search and rescue teams ang bulubundukin ng Sierra Madre sa ere at sa mga gubat nito. Pero higit 2 araw na ay wala pa rin nasisilayang bahagi ng eroplano. Sa katunayan, Karen, 2 helicopter na, no, katulad nitong nakikita nyo sa likuran ko, ang gamit ng Philippine Air Force sa paghahanap. Pero nalilimita nga sila ng masamang panahon sa bulubundukin ng Sierra Madre. Si Ronnie Manaday ang isa sa dapat nakasakay sa nawawalang Cessna 206 sa Isabela. Kasama niya ang 4 na kaanak na papunta sana sa lamay ng kanyang ama sa Makunakon. Nauna lang niyang naibook ang halos kasabay na flight na kalaunay hindi natuloy. Nagigilt man ako at di ko nakita ang aking ama, pasensya na siya. Alam naman niya siguro na ganito. Walang masasakyan. Kung meron lang sanang byland, pwede. Wala. Wala talaga Yun lang sana ang chance na makita ko man lang siya sa huling sandali. Wala talaga. Ang pumalit kay Ronnie bilang pasahero sa Cessna 206 ay si Josepa Perla Espanya na humabol lang sa flight. Galing po siya ng Tuguegarao. Hindi po siya natuloy. Sabi niya kasi nasiraan daw po ata yung plane. Kaya sabi niya, lilipat ako ng sabi niya, ng Kawayan. Kasi may nakausap ako, sabi niya na baka makahabol ako sa first flight. Ay, salamat, nakahabol ako, second flight, sabi po niya. Ako naririnig ko po kasi umaandar, kasi sabi niya magte-take off. Higit 2 araw nang nakalipas, hindi pa rin nakikita ang eroplano. Balakid rin ang panahon sa paghahanap. Maulap masyado mo. Sobrang ulap kasi. Sinusuyod ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company ang posibleng tinapot ng nawawalang Cessna 206. Sinisipat maging ang mga bangin, ilog at masukal na gubat. Ang bahagi kasi ng Sierra Madre kung saan hinihinalang maaaring mahanap ang eroplano, matarik at hindi madaanan ng mga sasakyan, kaya kailangan lakarin. Lumipad din kanina ang 2 helicopter. Sinuyod ang Bibilacan, ang lugar kung saan huling na-detect ang mga telepono ng mga pasahero. Humiling na rin ng impormasyon ang rescue teams mula sa mga nasa Sierra Madre kung may narinig o nakita sila. Very important because we can eliminate areas from that place where they heard or observed the aircraft, whether visually or through hearing. May eliminate na natin yung area between Kawayan and there. Kasi nakita na sila doon sa umabot na. So hindi na sila hanapin dito, nandun na. Kaya so lumiit noon. Inaasahang babalik ang Philippine Air Force at ang iba pang grupo sa bulubundukin ng Sierra Madre para ituloy ang paghahanap. Karen, ayon sa incident management team ay pinapangako nila, partikular na sa mga kaanak ng mga pasahero ng nawawalang eroplano, na hindi sila titigil sa paghahanap dito sa Cessna 206. Karen? Matanong ko lang, Jackie, meron bang mga kapamilya na nagpunta na dyan? Karen, bumiyahe pa yung iba, no, dahil taga Maynila sila. Bumiyahe sila mula kagabi nang malaman nila kung ano ang nangyari sa eroplano at nakikipag-coordinate na yung may-ari o yung operator ng aircraft sa kanila. Sa huling ibinigay na balita ay inilagay sila sa isang hotel at pinupulong sila maya't maya at binibigyan rin ng update sa search and rescue operations. Maraming salamat, Jackie Manabat, nag-uulat ng live mula Isabela. Samantala, inaasahang darating sa Pilipinas ang mga labi ng pinaslang OFW sa Kuwait na si Julie B. Cabiles Ranara bukas. May hiling din ang kanyang pamilya sa ating gobyerno. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Uuwi na bukas ang labi ng OFW na si Julie B. Ranara. Sabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio, 9:35 ng gabi bukas ang dating dito ng labi ng Filipina domestic helper na si Ranara na pinatay at sinunog umano na anak ng kanyang amo sa Kuwait. Ano ba yung request ng family? And they requested for an autopsy. So agad-agad we took action on this and got in touch with NBI. Dahil dokumentadong OFW, naayos na ng Overseas Workers Welfare Administration ang kanyang benefits, insurance, pati educational allowance ng kanyang 13-anyos na panganay na anak. Ang hiningi lang nila malinaw yung hustisya. Embassy funded
lawyer on retainer who handles not just this case, but all cases involving Filipino migrant workers in Kuwait. Sina Ignacio, POEA Administrator Hans Kakdak at Senator Amy Marcos magkakasamang dumalaw sa pamilya ni Julie kahapon na pinatutuloy muna ng OWA sa isang hotel para mailayo sa mata ng publiko. Samantala, isang kapatid ni Julie na paalis na sana para sa isang hindi tiyak na trabaho sa Vietnam ang tila na iligtas din sa malaking posibilidad na mabiktima ng human traffickers. Si MR, palipad. Palipad na siya ng Vietnam. And ganun din, wala na namang malinaw na confirmation kung ano yung kanyang mga, kung ano yung detalye na kanyang gagawin trabaho ron. And sabi ko, nako, kung meron mang maganda na idulot itong napakasakit na pangyayari na ito, niligtas ka ako ng kapatid mo. Kasi dahil sa nangyari, hindi siya tumuloy. Si Marcos naman iginiit ang mas mahigpit na pagbabantay sa sitwasyon ng mga OFW sa Kuwait. Marami pang Pilipino doon. Doon sa lugar sa Jarrah, yung malayong lugar sa Kuwait, abala rin tayo sa kanila dahil hindi mo maisip kung baka saktan din sila, akalain na testigo o anong mangyari. Dapat gawin rin natin ang paraan at sa lahat ng luluwas, aalis, talagang dahan-dahan. Pareho naman ang posisyon ng Migrante Philippines at Department of Migrant Workers sa usapin ng posibleng pagbabalik ng deployment ban sa Kuwait. Hindi naman din talaga sasapat kung deployment ban lang, at ang kailangan talaga dyan, at alam naman to ng ating Department of Migrant Workers, ay yung mas comprehensive at proactive ng mga mechanisms para protektahan ang ating mga migrante kasabay. It doesn't really solve kasi yung problema more than a deployment ban. Kasi feeling ko, mas lalungan dapat kausapin natin ang Kuwait. Pag deployment ban kasi, parang walk away tayo, di ba? And yet we still have OFWs na nandoon. Ano mangyayari? Parang hindi tayo makikipag-usap sa Kuwait. Paano yung mga distressed na workers na nandoon pa? Kasunod ng pagkamatay ni Julie, ang mahigpit na paalala ni Ignacio sa mga gustong mag-abroad na timbangin maigi kung kakayanin ba ng kalooban at katawan ang yayakaping bagong kultura sa ibang bansa. Sherian Torres, ABS-CBN News. Inihayag ng Special Investigation Task Force kung papaano natukoy na si Brigadier General Jesus Durante ang nag-utos umanong patayin ang modelo at negosyanteng si Yvonne Chua Plaza sa Davao City. Nagpapatrol si Christlen Bulosan. Sa labas ng inuupahang bahay na ito sa Davao City, binaril at pinagnakawan ang negosyante at modelong si Yvonne Chua Plaza noong Disyembre at 30. Nakunan pa ng CCTV ang pagbaril sa kanya. Ilang buwan bago siya barilin, nagpost umano ng mga larawan si Plaza sa social media na may mga pasa at sugat siya sa katawan. Sa kanyang post na pinaratangan niya si Brigadier General Jesus Durante III, commander ng 101st Brigade, na umano'y nanakit sa kanya. Dinelete niya rin ang mga ito kalaunan, pero ilang araw matapos mapatay si Plaza, muling kumalat ang umano'y post nito. Naunang itinanggi ni Durante na may kinalaman siya sa krimen, at sinabing nananawagan din siya ng hustisya para sa kanyang kaibigang si Plaza. Hindi rin umano totoo na sinaktan niya ito. Binuo ng PNP Davao ang Special Investigation Task Group Yvonne para tutukan ang kaso. Una nilang pinag-aralan ang mga kumalat ng litrato at post ng biktima. Sinuri rin nila ang laptop na nakuha sa bahay ng biktima. Sabi ng PNP Davao, may mga nakita silang mga larawan at palitan ng mensahe ni na Plaza at Durante. Bagay na naghinala silang may relasyon umano ang dalawa. We got some witnesses to prove that there is really a relationship of accused respondent Durante, the victim of this case. Sa kasagsagan ng investigasyon, kusang sumuko sa mga pulis ang ilang tauhan ng 10th Infantry Division. Inamin nilang si Durante umano ang mastermind sa pagpatay kay Plaza. Inutusan umano ni Durante ang isang deputy commander na bumuo ng team para patayin si Plaza. Based on the extrajudicial confession of the respondents, there was an admission there na General
Dorante appreciated the killing when the gunman reported to him directly. Doon niya na sinabi na na inaplanage niya yung pagpatay at may mga things pa siya sinabi confirming na he knew the incident and yes, it was him. Isang sarhento umano ang gunman, corporal naman ang nagmaneho ng motor na ginamit sa pagtakas. Apat ang umano'y nagsilbing surveillance team. Sinasabi ring AFP issued firearm ang ginamit sa pagpataya. Ayon sa mga otoridad, posibleng selos ang motibo ng krimen, base na rin sa pahayag ng mga witness. Even without formal request from the SIDG, on their own, they motoproke or they review yung mga officers na ito para hindi talaga maka-influensya. And because of that, napadali talaga yung investigation namin. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi nila kinukonsente ang maling gawain sa kanilang hanay. We have to wait for the investigation. And definitely the AAP will not condone any wrongdoings of any of our personnel. We are going to cooperate with the investigation that is being done by the Philippine National Police. And at the same time, on our side, we are going to look into the administrative culpability the administrative cases that we will be filing against them. Hawak na ng militar si Durante na kinasuhan ng murder at obstruction of justice. Ito rin ang kinakaharap ng tatlo pang sangkot. Pinaghahanap naman ng apat na iba pa. Chrislyn Bulosan, ABS-CBN News. Gretchen, anong latest sa showbiz? At ibinagsalita na si Danny Barreto kaugnay sa pag-upload niya ng controversial na cake video ni Alex Gonzaga. Giit ni Danny, nagsisisi siya at humingi na ng sorry kina Alex at sa waiter. Samantala, umaasa naman ang mga natitirang miyembro ng Apo Hiking Society na magkakaroon sila ng virtual concert kasama ang yumaong si Danny Javier. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Tatlong buwan matapos pumanaw si Danny Javier, patuloy na binubuhay ni Najim Paredes at Boboy Garavillo ang Apo Hiking Society. We do our shows now, meron na kaming kasamang backup singers parate. Yun talagang unang namimiss namin, yung napakakapal na boses ni Danny. Bahagi sila ng pagbabalik ng Valentine shows tulad ng All Heart, kasama ang iba pang veteran OPM singers. Ibinahagi ni Najim at Boboy na ramdam pa rin nila ang presensya ni Danny. He was singing a song to me. Sabi niya, memorize mo ito. And I was in my dream, I was memorizing it. But when I woke up, hindi ko maalala. But I knew he was talking to me. Nakalusot ako doon. I had a severe accident. Fortunately, I was safe and hurt. And everybody says, andiyan si Danny, nakabantay sa'yo. Umaasa si Najim at Boboy, darating agad ang pagkakataong magre-reunite muli ang Apo sa pamamagitan ng teknolohiya. Virtual video with Danny. Oh. That's an idea. It can be done. That's an idea. We're saving that for another big one that we're celebrating this year. Secret. Patuloy din ang selebrasyon ng Eraserheads pagkatapos ng matagumpay nilang reunion concert. Baha ng good vibes na komento ang post ni Eli Buendia sa bonding time at jamming nila ni Raymond Marasigat, Marcus Adoro at Buddy Zabala. Hiling ng fans ang pagbuo nila ng isa pang recording album sa gitna ng paghahanda sa kanilang 2023 World Tour. Ibinahagi naman ni Danny Barreto ang kanyang pagsisisi sa pag-upload ng kontrobersyal na birthday cake video kung saan tinuligsa si Alex Gonzaga matapos pahiran ng icing ang isang food server. Ito ang unang beses na nagsalita siya sa issue. Of course, I do have regrets kasi nakasakit po ako ng tao. Siyempre, parang hindi wala po sa intention kong makasakit, lalo na po on her birthday. Bukod sa paghingi ng sorry sa food server, hinako din ni Danny ang kanyang responsibilidad sa issue. Alam naman po yon ni Alex kasi sa kanya po talaga ako unang nag-reach out. Wala pong ibang kinausap, wala pong ibang ginawa, but I reached out to her first and apologized to her first. Alex is a very good friend of my sister. So talagang mahal na pamilya namin yung mga Gonzaga and vice versa. Move on na rin po tayo dito sa issue na to.
Ayon kay Danny, mas magiging maingat na siya sa kanyang ipopost sa social media. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Bumababa na ang presyo ng sibuyas sa mga palengke, lalo na ngayong sinimulan ng ibenta ang mga inangkat na sibuyas sa Metro Manila. Mas mabenta ito ngayon dahil mas mura kumpara sa mga lokal na sibuyas. Nagpapatrol, Jervis Marahan. Makakapagsisig o bistek na ulit ang ilang Pilipino ngayong bumababa na ang presyo ng sibuyas. Yan ang usap-usapan ng mga nagtitinda sa Pasay Public Market dahil sinimulan ng ibenta ang mga imported. Nasa 180 hanggang 210 pesos kada kilo ang bentahan ng imported, habang nasa 240 pesos pataas naman ang kilo ng local. Di hamak na mas mababa kumpara sa 600 pesos kada kilo noong isang buwan. Sa Kadiwa Center ng DA, may mabibili ng sibuyas sa halagang 100 pesos kada kilo. Salamat naman, bumaba, meron na silang panggisa. Mas maganda rin kasi hindi na sila yung nababala na bawang na lang iano namin, wag na sibuyas. Hanggang ngayong linggo lang pwedeng pumasok sa bansa ang mga inangkat na sibuyas ng pamahalaan. Kinumpirma na ng DA, lehitimo na ang mga imported na ibinebenta sa mga palengke simula ngayong Huwebes. Madali naman matukoy ang pagkakaiba ng dalawa. Yung imported kasi malalaki, yung local maliliit. Pero mas masarap yung local kasi sariling atin yon. Ganito kalaki ang pagkakaiba ng imported at ng local na sibuyas. Di hamak na malaki itong imported at mas mababa pa ang presyo nito. Kaya mas mabili ayon sa mga nagtitinda dito. Ayon sa Bureau of Plant Industry o BPI, mas malaki ang imported na sibuyas dahil ito ang grano type. Mas marami itong water content kaya mas maikli ang itinatagal. Habang ang local na sibuyas naman ay red creole, mas mababa ang water content kaya mas tumatagal kapag inimbak. Paliwanag ng DA, mas mahal ang local dahil mas maraming middlemen dito. Dito sa local, nakita po natin na ang daming mga players, ano, ang daming layers of traders, at yan po definitely affects yung presyo sa retail market. So, yun po isang kailangan tutukan ng kagawaran to keep on capacitating our farmers to be able to sell their produce direct to the market. By doing so, ma-eliminate yung mga unnecessary layers ng traders. Layo ng DA na mas maibaba pa ang presyo ng parehong imported at local na sibuyas sa mga susunod na linggo nang hindi nalulugi ang mga magsasaka. Ang ating start of point should always be yung production cost. Then we can understand kung ang presyo pong nakikita natin sa palengke is fair to the farmers and tama lang ang margins ng biyahero and tama lang ang margins ng retailer. Sa Lunes, pupulungin nila ulit ang kinatawan ng mga magsasaka, biyahero, negosyante at mga retailer upang pag-usapan kung ano nga ba ang tamang presyo ng sibuyas. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Kanya-kanyang diskarte muna ang mga mamimili at negosyante para makamenos ngayong mataas ang presyo ng itlog sa merkado. Bagamat may plano na para magdagdag ng mga layer chicken, mahalaga pa rin maiwasan ang pagkalat ng sakit tulad ng bird flu. Ayon sa Philippine Egg Board, nagpapatrol Lady Vicencio. Lingguhan bumibili ng isang tray ng itlog si Christine, kaya para makatipid, mas maliliit na klase na ang binili niya sa Kamuning Market sa Quezon City. Ngayon yung 850 naman. Kasi para yung budget ko medyo para pasok lang din sa budget. Meron egg kami everyday eh. Ang ilang karinderya hindi na napigilang magtaas ng presyo sa kada order ng itlog. Kasi dati 12 pesos lang yung egg namin. Ngayon ginawa na namin 15 kasi hindi namin kaya remedyuan yung sa itlog. Bukod sa sinasabing mababang supply ng itlog na naging dahilan ng taas presyo, na ipapasa rin sa mga consumer ang patong sa presyo ng mga biyahero. Mas mahirap po mami kasi kung didirekta po kami sa farm, ang makukuha po kasi namin mga eggs doon, karamihan po yun assorted pa. Unlike po pagka sa ahente na po namin kukunin, sorted na po yung mga itlog. Mas gusto po namin mami yung middleman kasi hassle-free na po.
Ito ang isa sa mga nakikitang dahilan ng Philippine Egg Board kung bakit tumataas ang presyo ng itlog kahit nakapako ang farm gate price ng 7 pesos and 10 centavos hanggang 50 centavos. Pero dahil maraming layer farms sa Central Luzon ang nalugi dahil sa bird flu, sa ibang lugar hinuhugot ang supply para matustusan ang demand doon. Kaya may mga retailer na dati nang humahango sa Batangas ang nakikipagkompetensya ngayon sa supply mula roon. Yung ibang may mga farm sa Batangas, sa dito sa Central Luzon, para lang mga masatisfy yung customer nila, sila na mismo ang bumibili sa Batangas. Para kasi may mga yung matagal na nilang customer, di ba, yung mga suki na ganoon, ayun nilang pabayaan 'yan. Kung lumiit ang production nila dito, kung hindi sumapat doon sa halimbawa sa customer nila, doon sa suki nila, kumukuha sila sa Batangas para ma-augment yung kanilang supply. Ang Central Luzon natin ay nawalan ng production na halos 8 milyon sa amin pong industry estimate. At yan naman po'y na-confirm dahil kasama namin ang isang cooperative representative ng Minalin. Ang atin pong isa pa ring egg basket ng Central Luzon, ng Minalin Pampanga, ay talagang walang production sa ngayon dahil namatay ang kanilang mga alaga noong June-July 2022. Dagdag pa ng Philippine Egg Board, may parent stocks na darating sa bansa para sa repopulation. Pero isang taon pa ang hihintayin bago ito makapag-produce ng table eggs o mga itlog na ibinebenta sa mga pamilihan. Kaya mahalagang mapigilan ang pagkalat ng sakit sa mga farm para hindi na mabawasan ang mga farm na may produksyon ng itlog. Sa huling datos ng Bureau of Animal Industry, may 3 pang bayan sa Ilocos, Bulacan at Pampanga ang may naitalang kaso ng bird flu. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Binaha ang malaking bahagi ng Baganga, Davao Oriental dahil sa mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Nahirapang tumawid ang ilang residente dahil sa pagragasa ng tubig sa barangay Mahanub. Naka-standby ang PDRRMO Operation Center sakaling may kailanganing sagipin sa mga residente. Sa Santa Maria, Davao Occidental, pinasok ng tubig ang mahigit 100 bahay sa 2 barangay. Ito ay dahil sa lakas at taas ng alon sa dagat. Nasira ang ilang bahay at bangkang ginagamit sa pangingisda. Sa Cebu, sinuspende ang biyahe ng ilang sasakyang pandagat sa Central Visayas. Ito ay dahil sa masungit na panahon dulot ng amihan. Hindi pinayagang maglayag ang mga sasakyang pandagat na 250 gross tonnage pababa. Samantala, kinukumpirma pa ng Coast Guard ang ulat na isang motor bangka ang tumaob sa Mactan Channel. Alamin natin ngayon ang magiging lagay po ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, binabaha na naman ng Mindanao. Ano naman itong frost sa Benguet noong isang araw sa Ato? Ngayon naman ay sa Benguet. Ano itong frost? Kabayan, bago yan, good news muna sa ating mga kapamilya sa Mindanao dahil nalusaw na kaninang hapon ang low pressure area. Dahil naman sa umiiral na amihan, nakaranas ng frost o andap sa Benguet. Binalot ng maliliit na yelo ang mga taniman ng gulay at bulaklak sa Atok. Ganito dinatna ni PJ Height ang kanyang pananim bandang alas 6 ng umaga. Nangyayari ang frost kapag walang ulap magdamag at kalmado ang hangin. Mabilis at tuloy-tuloy na lumalamig ang lupa at hangin kaya nagiging maliliit na yelo ang hamog. Hanggang Pebrero o Marso pa ang amihan kaya posible pa ang frost events sa Cordillera. Kaninang umaga naman, bumaba sa 12.7 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Baguio City. Sa Tanay Rizal naman, 18.4 degrees Celsius at malamig din po dito sa Quezon City sa 21.3 degrees Celsius. Magpapatuloy pa ang amihan hanggang weekend kaya may enjoy po nating mga kapamilya na aakyat sa Baguio, sa ibang bahagi ng Cordillera, Tagaytay at Tanay ang malamig na panahon. Pero magpapaulan naman ang shear line kung saan sinasalubong ng mainit na hangin ang amihan sa may bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga, pero wala namang inaasahang panibagong sama ng panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, maaraw po sa malaking bahagi ng Mindanao mula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, may pag-ulan dito po sa Lanao Provinces at Zamboanga Peninsula. Mas lalakas pagsapit ng gabi ang mga pag-ulan sa Zamboanga at meron na ring ulan sa ibang lugar po sa may Caraga, dito sa Davao Region at Maguindanao.
Sa Visayas, gigising po sa umaga sa maulan na Central Visayas, lalo po sa may Central Cebu at maging sa may northeastern part ng Panay. Mababawasan ang mga pag-ulan pagsapit ng tanghali dyan sa Panay Island, pero sa gabi may ulan naman sa ilang bahagi po ng Northern Samar at dito sa Bohol. Sa Palawan, magsisimula ng umulan sa southern part bago pa magtanghali. Meron na rin mga pag-ulan sa gitang bahagi sa hapon, pero mas malalakas ang ulan dito po sa katimugang parte ng probinsya pagsapit ng gabi. Sa Luzon, magpapaulan na sa umaga ang shear line sa Camarines Provinces at Southern Quezon. At pagsapit po ng tanghali, meron na ring ulan sa may Marinduque at sa Oriental Mindoro. Mula hapon naman hanggang gabi, may mahihinang ulan dito sa Cagayan Valley at ilang bahagi ng Cordillera dahil sa amihan. At sa gabi, mas lalakas din po ang mga pag-ulan dito sa may Catanduanes at ilang lugar sa Albay. Dito po sa Metro Manila, malamig pa rin sa madaling araw at sisilip ang araw sa umaga, pero kukulimlim bago magtanghali at may bahagyang tsansa ng ulan hanggang hapon. Yan po ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya! Sinwerte ang mga dumalo sa isang kasal sa Tagaytay City kahapon dahil mamahalin at hindi basta-basta ang souvenir na ipinamigay ng bagong kasal. Hindi po ito kandila, keychain o kaping barako, kundi sibuyas. Umabot sa 150 kilong sibuyas ang ipinamigay ng bagong kasal na sina Jason at Lorelli bilang wedding giveaway. Kwento ng wedding coordinator na si Aldrick Gohil, negosyo ng pamilya ng bride ang pagsisibuyas sa San Juan, Ilocos Sur. Naisip nila itong giveaway dahil sa taas ng presyo ng sibuyas. Ang ending, tuwang-tuwa ang mga bisita dahil nakapag-uwi sila ng sibuyas. Makalipas ang 22 taon na aresto na ng mga pulis ang suspect sa pagpatay kay PR man Bobby Dacer at driver niyang si Emmanuel Corbito sa Bulacan. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Pasado alauna ng hapon itong linggo nang matsempuhan ng mga operatiba ng Regional Intelligence Unit ng Region 7, NCR, at Region 3 ang dating polis sa si William Reed sa Barangay Poblacion sa Pulilan, Bulacan. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Nooy Presiding Judge Rodolfo Ponferrada ng Manila RTC Branch 41, inaresto si Reed dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagpatay sa PR man na si Salvador Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong taong 2000. Dating polis at may ranggong Senior Police Officer 1 si Reed, kasong double murder ang kinaharap niya na walang piyansa. Ayon sa Bulacan PNP, inihain ng mga pulis ang warrant kay Reed habang nakatayo ito sa isang pawn shop sa lugar. Base doon sa investigation nila, after na nakuha nila at nagtanong sila doon sa ano, ang sabi nakatira daw siya sa may balatong A sa isang barangay ng Pulilan. Halos nakikita na nila doon na maigit isang taon. Hindi pa malinaw kung ano ang partisipasyon ni Reed sa krimen. Nakakulong ang 57 gulang na dating pulis sa custodial facility ng Regional Special Operations Group sa Camp Bagong Diwa sa Taguig habang hinihintay ang commitment order niya sa Manila City Jail. Sa isang pahayag, sinabi ng NCRPO na kasama sa National Most Wanted Person si Reed base sa Memorandum Circular Number 2003-106 ng DILG. May 250,000 pesos na reward sa ikadadakip ni Reed. Patuloy ang manhunt at follow-up operation ng otoridad para sa paghuli sa iba pang sangkot sa krimen. Sa isang text message, ipinaabot ng anak ni Bobby Dacer na si Karina na naghihintay lamang sila ng pakikipag-ugnay ng gobyerno sa kanilang pamilya. November 24, 2000, nandukutin at patayin sina Dacer at Corbito sa Maynila. Natagpuan ang kanilang mga sunog na labi sa Indang, Cavite. Pinatay sila sa pamamagitan ng sakal. Matapos ang imbestigasyon ng NBI, sinampahan ng kaso ang ilang tauhan at opisyal ng PNP. Ilang mga politiko ang nadawit sa kaso, kabilang na sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Senador Fanfilo Lacson matapos na idiin ni Nooy PNP Senior Superintendent Cesar Mangkaw. Sumuko si Mangkaw noong 2017 dahil sa murder case, matapos tumakas mula sa kustudiya ng NBI noong Mayo 2013. Binawi nito ang pahayag at sinabing wala umano siyang personal knowledge sa umano'y pagkakasangkot ni Lacson at Estrada. Napawalang sala si Lacson sa Court of Appeals na sinang-ayunan ng Korte Suprema. Idinawit din ni Mangkaw si Nooy Senior Superintendent Michael Ray Aquino na nakalaya rin sa utos ng Korte sa Maynila. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
Nakiisa ang ilang grupo ng mga Pilipino sa Kuwait sa panawagang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng OFW na si Julebee Cabiles Ranara. Paniwala rin ng isang Kuwaiti human rights lawyer, panahon na para palitan ang Kuwaiti domestic worker law. Nagpapatrol Middle East Senior Correspondent Maxi Santiago. Lumabas sa official death certificate ng pinaslang na Pinay OFW na si Julebee Ranara sa Kuwait na nagdamo siya ng fracture sa bungo, mukha, panga at brain laceration. Natagpuan ang sunog ng mga labi ni Ranara sa isang abandonadong lugar sa disyerto noong Linggo. Nasa kustodiya na rin ng mga otoridad ang 17 taong gulang na suspek na umaming ginahasa bago pinatay at itinapon ang katawan ni Ranara. Hinihintay na lang ng embahada ang official report ng Forensic Department. Pangako rin ng embahada, hindi pababayaan ang kaso ni Ranara. Nanawagan naman ang ilang grupo ng mga Pilipino sa Kuwait sa gobyerno ng Pilipinas na bigyang hustisya ang pagkamatay ni Ranara. We expect our president to speak about it and make sure and make true of his promises to protect us OFW. We're calling our government to exert more effort in assuring the protection of all OFWs here in Kuwait, especially our HSW. Since wala nang mangyayari ng deployment ban, dapat suriin ng gobyerno ang root cause ng mga problema ito. Sa ating mga kababayan na kung sakali naaalis sila sa kanilang mga amo, ay sa embassy sila magtuloy at hindi kung saan-saan. Para na sa ganun, maiwasan na sila ay mapahama. Taong 2017, nang ipatupad ng Kuwait ang domestic worker law para sa proteksyon ng mga kasambahay sa bansa. Giit ni Attorney Atiab Al-Shati, isang Kuwaiti human rights lawyer, dapat nang palitan ang nasabing batas. In terms of protection, I wouldn't say it is effective. Matter of fact, I would say there are a lack of law implementation mechanisms. You take a deep look at the law, you will find that why would I, in 2023, accept terms in which domestic workers are held inside their houses as if they were a property? Nagbigay na ang Kuwaiti authorities ng shipment clearance para maiuwi ang mga labi ni Ranara. Inaasahang darating ito sa Biyernes ng gabi sa Pilipinas. Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Patay ang isang 12 taong gulang na estudyante matapos umanon itong aksidenteng maiputok sa sarili ang baril ng kanyang ama na dala niya sa isang eskwelahan pa sa San Jose del Monte, Bulacan. At ayon po sa police report, mag-alas 6 ng umaga habang nasa banyo ng paralan ang estudyante nang mangyari ang insidente. Tumama umano ang bala sa nguso ng bata at naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din. Isa sa anggulong tinitingnan ng polisya ay ang pagkakahilig umano sa online games ng bata. Iniimbestigahan naman kung paano nito nakuha ang baril ng ama. Posibleng maharap sa kasong reckless negligence at neglect of duty ang kanyang amang pulis. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa media ang pamunuan ng eskulahan at ipaubayan na lamang umano ito sa Department of Education. Inabisuhan naman ng pulisya at ng lokal na pamahalaan ang mga paralan sa lungsod na higpitan ang kanilang seguridad at ipasiyasat ng buti ang mga ipinapasok na gamit ng mga estudyante sa loob. Bumisita sa Monterey Park sa California si U.S. Vice President Kamala Harris para personal na makiramay sa pamilya ng mga biktima ng mass shooting doon. Unang pinuntahan ni Harris ang Star Ballroom Dance Studio na pinangyarihan ng pamamaril kung saan nag-alay siya ng bulaklak at panalangin. Sa kanyang pahayag, hinimok ni Harris ang U.S. Congress na umaksyon na sa pagreforma ng gun safety law. Matatandaan na 11 ang namatay sa pamamaril sa Monterey Park noong Sabado sa Amerika. Kabilang na dito ang PhilAm na si Valentino Alvero. Sinimulan ni Olympic pole vaulter EJ Obiena ang 2023 indoor season sa isang podium finish sa Germany. Nagtapos sa 2nd pwesto si Obiena nang tumalo ng 5.77 meters sa International Springer Meeting. Nanguna naman sa kompetisyon ang American pole vaulter na si Sam Kendricks na na-clear ang 5.82 meters. Dahil dito, nakasungkit ng silver medal si Obiena.
Nag-umpisa ng bumutas ng bundok sa Teresa Rizal ang Chinese contractor ng MWSS para sa itatayong Kaliwa Dam sa Infanta, Quezon. Kaya umanong tapusin ang proyekto sa loob lang ng 3 taon. Exclusive nagpapatrol, Alvin El Chico. Pagkatapos ng 9 taong pag-aaral at proseso, nasimula na ang tunnel na pagdadaanan ng tubig sa itatayong Kaliwa Dam sa Infanta, Quezon. Ito ang pasilidad ng MWSS at Chinese contractor na Energy China sa Teresa Rizal kung saan nagsisimula ang tunnel. May mga Chinese workers dahil nga galing sa kanila ang contractor pero Pinoy ang nagmamando at may puon ni Santa Barbara ang patron ng mga minero sa bukana ng tunnel. This project was conceptualized po to run up to 5 years po na construction including design and the project cost estimate po is 12.2 billion pesos po. Na inutang natin? Inutang po sa China. Opo. 22 kilometers ang bubutasin ng tunnel boring machine mula dito sa Teresa Rizal na tatagos ng Murong, Baras, Tanay hanggang umabot ng Infanta, Quezon kung saan itatayo mismo ang dam. Sa ngayon, 10 meters pa lang ang nabutas ng makina pero kaya umanong tapusin ang proyekto sa loob lang ng 3 taon. Ayon sa MWSS, nakuha na nila ang lahat ng permits kabilang na ang galing sa mga katutubo na maapektuhan ng pagtatayo ng dam. Dahil nga po sa patuloy na pagpapaliwanag ng MWSS ay napapayag po natin sila noong 2021. Meron po tayong 15 IP families na directly affected ng project, meaning meron po silang bahay dun sa area na kailangan po nating i-relocate. Pero may isa pang permit na pinuproseso ang MWSS. Yung susunod na lang po is the Special Agreement on Protected Areas which nagko-coordinate na po kami with DNR. Actually, na kay Secretary Yulo na po yung aming papeles po. Hindi naman sumusuko ang mga kontra sa Kaliwa Dam Project. Ang daming mga ino-offer na mga alternatives. Pero okay, Naka-stick to one lang po sila doon sa Kaliwa Dam na gagawin ng China. Para sa dating mambabatas ng bayan muna, hindi Kaliwa Dam ang sagot kung hindi ayusin ang lahat ng mga sira at lumang tubo para dumami ang supply ng tubig. May peligro rin umano sa buhay at ari-arian ng mga taga-Rial, Infanta at General Nakar na nasa ibaba ng dam. Pag napuno po yung kanilang sinasabing full supply level, Dapat minimaintain yan, hindi po maituturing na ito ay flood control. Kasi magpapakawala pa nga sila ng tubig para hindi po masira yung dam. Sagot ng MWSS. Nami-measure po namin how much water is flowing into the dam. Kung hindi namin kayang saluhin, kailangan namin itong i-release. And we will give enough warning po dun sa mga nasa baba para malaman naman nila na babaha ng ganitong karami at ganitong oras darating sa inyo. Makakapaghanda po sila ng mas maigi. 600 million liters kada araw na tubig ang maidadagdag ng Kaliwa Dam para mapunan ang pangangailangan ng Mega Manila na sa ngayon ay umaasa lang sa supply galing Angat Dam at Laguna Lake. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Lumakas ang ekonomiya ng bansa noong 2022 ayon sa NEDA at Philippine Statistics Authority. Pero giit ng ilang ekonomista, hamon para sa pamahalaan na maiparamdam ang pag-unlad na ito sa pangkaraniwang tao. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Nakahanda na ang mga gown at sash para sa beauty pageant ng mga nanay sa barangay. Inorganisa ito ni Ella para maging masaya rin ang mga ina kahit mahirap ang buhay. Mabigyan kami ng importance ba kaming mga mahihirap? Kasi parang ang mahirap kasi lalong humihirap. 'Di ba? Ang mayaman lalo yung mayaman. Ang jeepney driver na si Moreno, tipid-tipid sa ulam, lalo't mahal pa rin ang petrolyo. Ang langis tumaas. Amis kikita kami maganda. Ang mahirap na buhay ang parehong idinadaing ni Naela at Moreno. Ito'y sa gitna ng pag-anunsyo ng pamahalaan na lumakas lalo ang ekonomiya nitong 2022. Ayon sa PSA at NEDA, pumalo sa 7.6% ang gross domestic product noong 2022
mas mataas sa 5.7% noong 2021. Malaking tulong din umano ang pagbabalik ng face-to-face classes, pati na ang pagbubukas ng bansa sa turista. Then there is that yung sinasabi nating pent-up demands na people just wanted away from the activities like restaurants, going to restaurants, going for leisure, just wanted to go out and spend. The 7.6% growth rate for the full year of 2022 is the highest since 1976 under the 2018. Ayon pa sa DBM, pinakamataas ito na GDP sa loob ng 46 na taon base sa datos ng World Bank. Nilinaw naman ng isang ekonomista na tumalo ng GDP dahil nagmula ito sa tinatawag na low base dahil pinabagal ng mga lockdown ang takbo ng ekonomiya noong 2021. Hindi ibig sabihin nun, sobrang ganda, sobrang unlad. Ano siya dahil math, no? Maliit yung base mas, no? Pero may no base pa rin. May mga lockdown pa noon 2001, di ba? Yung the year prior to that. No? May mga restrictions pa noon, wala pang turismo, lalo na yung foreign tourism, wala pa noon yung mga estudyante, hindi pa nakabalik sa eskwelahan. Bagamat lumakas ang ekonomiya noong 2022, ramdam sa parehong taon ang pagpalo ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sumipa ang inflation sa pinakamataas nitong antas sa loob ng halos 14 na taon noong Disyembre. The economy is growing, but it's not being felt by the majority of our people because of high inflation, and with no increases in their income, they will continue to experience the pain of the economy growing, but inflation continues to affect them. Yes, let us not look at purely the GDP growth rate. Let's pay more attention to who is being hurt by continuing high prices. Umaasa rin si Rica Fort na mas gaganda ang ekonomiya ngayong taon. Sana lang anya maayos rin ang sektor ng agrikultura. Aminado si Balisakan, maraming kailangang ayusin sa agriculture sector at pabor siyang magkaroon na ng full-time secretary ang kagawaran. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Binasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hinaing waiver of appearance ni Attorney Gigi Reyes na naharap sa kasong pandarambong at katiwalian. Dumalo sa pagdinig si Reyes ngayong Webes ilang araw matapos siyang palayain ng Korte Suprema sa visa ng habeas corpus. Kaugnay pa rin ito ng kanilang naging kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile, kaugnay ng 172 million pesos PDAP scam. Nanindigan po ang korte na kaakibat ng kondisyon sa pagpapalaya kay Reyes ay ang kanyang pagdalo sa lahat ng pagdinig ng Sandigan Bayan. Tinakda ang susunod na pagdinig sa kaso ni Reyes sa February 7 at sa mga susunod na Martes at Huwebes. Isa na namang pagkilala para sa atin mga kapamilya dahil po muling pinarangalan ang ating ABS-CBN dahil sa maayos na pamamalakad sa kumpanya. Muli po tayong nakatanggap ng ACGS o ASEAN Corporate Governance Scorecard Golden Arrow mula sa Institute of Corporate Directors. Ito na ang ikatlong pagkakataong pinarangalan ng ABS-CBN bilang isa sa mga kumpanya sa bansa na maganda ang pangangalakad at sumusunod sa mga regulasyon ng gobyerno base sa 2021 ACGS assessment para sa 2020 operations ng mga publicly listed companies. Ginagamit ng ilang member state ng ASEAN ang ACGS na isang paraan para masuri at mapalakas ang pamamahala ng mga publicly listed companies. Siyam na pulis ng NCRPO ang sinampa ng reklamo kaugnay sa muna'y pagdukot sa dalawang lalaki noong 2021. At base sa investigasyon ng NBI, modus ng grupo ng mga pulis ang pagdukot sa mga hinihinalang sangkot sa droga. Nagpa-patrol, Nico Bawa. Ito ang CCTV ng pagpasok ng mga armadong lalaki sa isang apartment sa San Andres, Bukid, Maynila noong April 17, 2021. Dinampot ang lalaking nakapula na si Philip Vizcara at ang kasama niyang si Michael Bravo. Mula noon ay hindi na nakita ang dalawa. There was a group ng mga male factors that nagpunta dun sa bahay ng victim
And then kumatok, they introduced themselves as NBI agents. They told yung maid doon that may hinahanap silang tao and that they have a warrant to arrest. Mapapansin sa video ang pag-akyat ng lalaking nakaputi na walang bit-bit ang isa niyang kamay. Pero pagkagaling sa apartment, may hawak na siya umanong vault na nasa ilalim ng isang jacket na ayon sa kinakasama ng biktima ay may lamang pera. Nagtugma ang insidente sa salaysay ng dalawang police asset na kasama umano sa pagdukot at pati ang siyam na mga opisyal at police ng NCRPO. Sa coordination letter ng NCRPO Regional Drug Enforcement Unit, lumalabas na may ginawa daw silang buy-bust operation. Ang style kasi nila is they will contact some people na kakilala nila na who's allegedly using drugs. No? And then without verifying it, they will just abduct these people or arrest them. And then they will bring them to the office nila and then hindi na to makikita eh. Naunang kinasuhan ng NBI ang ilang tauhan ng NCRPO RDEU noong isang taon dahil sa pagdukot ng apat na lalaki sa Cavite noong Abril 2021. Kinasuhan din sila sa pagdukot ng tatlong lalaki sa Maynila na nangyari rin noong Abril 2021. Same group, same modus operandi, and then this is the third one. Ganun pa rin yung approach nila. So they're using the same vehicles. Nobody was charged dun sa dami nung nakuha nila na tao. Dalawang bangkay ang natagpuan sa Laguna kung saan tinapon umano na mga suspect ang mga dinukot na biktima. Ang isa ay nakilala na. Pero ang problema, natakot ang pamilya na magsampa ng reklamo sa mga suspect. Kailangan nilang mga magpakatatag eh. Kailangan nilang maging matapang because this yung ginawa sa doon ginawa dun sa pamilya nila or sa kamag-anak nila ay maaaring gawin sa ibang tao. That's the reason why nandito yung NBI no? Para tulungan kayo no? To give you strength to give you hope. Pinapakasuhan ang siyam na pulis ng kidnapping, serious illegal detention, robbery, grave misconduct at paglabag sa RA 10353 o Involuntary Disappearances Act. Pinapakasuhan din ang anim na mga kasama umanong police asset. Pinatawag ng NBI ang mga suspect para magbigay ng paliwanag pero hindi sila sumipot. Sinubukan namin kunan ng panig ang NCRPO pero hindi pa sila nagbibigay ng panayam. Sa mga nakalipas sa pagdinig sa mga naunang kaso, tinanggi ng mga naturang pulis na may ginawa silang krimen. Nico Bawa, ABS-CBN News. Ipinasilip ng ilang eksena sa inaabang ang FPJ's Batang Quiapo, tampok ang bagong ka-love team ni Coco Martin na si Lovey Po. Pero, eksena nga ba sa serya si Julia Montes? Nagpapatrol, Genio Krishnan. Matatapos na ang paghihintay. Excitement is building up sa pinakahihintay na teleserye ng ABS-CBN na FPJ's Batang Quiapo. Sa fanpage ni Coco Martin at Instagram account ng Dreamscape Entertainment, ipinakita ang ilang behind-the-scenes photos at videos kasama ang pinakabagong ka-love team ni Coco na si Lovey Po. Isa na ako sa mga nakakakita ng talent niya. Nakita ko kasi sabi ko, Pinay na Pinay eh, di ba? Ibang ano. Nung hindi ko nga ina-expect na lilipat siya ng ABS. Kaya nung lumipat siya ng ABS, sabi ko, sana makatrabaho ko siya. Nagkataon na yung next project ko, Batang Quiapo. Eh nag-igaano ko, sabi ko nga kasi, syempre gusto ko iba yung hihahain ko ngayon sa mga manonood. Eh gusto ko makatrabaho si Lovey. Nagkataon na sakto. Eh katatapos lang din ng show niya. Actually, ako nga kinabahan kasi alam ko may Flowers of Evil siyang ginagawa eh. Revelasyon ni Coco, magbabalik sa serye ang ilang nakasama sa cast ng FPJs ang Probinsyano. Actually, hindi mo maiiwasan kasi ang nag-guess ko sa Probinsyano, 400 plus na actors. At ang pinaka isang naging malaking problema ko nasa Probinsyano na ako, halos nauulit na yung mga artista. Nire-reveal ko na. Kasi dumating ako sa pagkakataon na wala na akong mag-guess. Talagang lahat halos nag-guess ko na nahihirapan na kami mag-casting. Minsan sasabihin ko, o lagyan nyo na lang ng bigote yan, di na maalata yan. Kaya ang tanong, kasama ba sa babalik ang kanyang original love team na si Julia Montes? Honestly, pag tinanong mo ako ngayon, ano bang kwento ng Batang Quiapo? Hindi kasi namin siya kinopia doon sa pelikula. Parang probinsyano, di ba? Parang merong may mga part na halos
pareho, malaki yung gagalawan niya. Ibang-iba yung kwento niya. Kaya kung sasabihin na si Labi lang ba magiging leading lady ko dito, hindi ko rin masasabi. Depende yan sa tatakbuhin ng kwento at depende rin yan sa reception ng mga tao. Dagdag ni Coco, may 2 pelikula siyang natapos na at iikot muna sa international film festivals bago ipalabas sa bansa. Bukas naman nakatakdang ilabas ang unang trailer ng FPJ's Batang Quiapo sa Mars Ravelos Darna. Gino Krishnet, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming maraming salamat po at magandang gabi, bayan!